kung nakababa ba daw ng bad cholesterol yung beer, bakit yung iba pag umiinom nag-aamok? Nag-aamok. Maoy. Eh kasi kung nakakababa ng cholesterol. Kasi pag umiinom sila, sa utak nila nilalagay, hindi sa tiyan. Kaya ganun. Tsaka may problema siguro. May problema. Diba? Huwag natin i-judge. Baka may problema. Oh, judger ka. Napakapangit ng ugali mo! So yun, no, may nagpadala sa atin ngayon ng recipe galing kay Morris Garcia from Caloocan. Papangalanan niya tong mixing na to or recipe na to bilang low budget Heineken. Kung bakit, di natin alam, pero yun yung sinabi niya, low budget Heineken. Kailangan lang natin gin bilog, tangdalandan, tapos red doors. Kung paano, tingnan na lang natin mamaya. Mahirap kasi siya explain pero makikita niyo mamaya. Ang binigay niyang recipe dito, 500 ml lang, pero dahil nasuga pa kami, ginawa ko ng mucho kasi marami akong, may pupunta akong kaklase ngayon eh. So, papainom ko na lang din sa classmate ko na pupunta. So, bago tayo mag-proceed sa mixing, shoutout sa gumawa ng shirt natin. Ito nyo naman, may shirt na tayo. Pangalan ng clothing line na to is Betania Clothing, tapos binigyan niya rin kami ng free stickers. 3D stickers to. So, mga gusto magpagawa ng t-shirt katulad namin, visit nyo lang yung page nila, Litania Clothing sa FB page. Tapos, pwede kayo magpa-customize ng mga gusto nyong ano, ng mga gusto nyong design. Any designs, pwede. Pwedeng picture, pwedeng ano, kahit ano. Basta yan, Litania Clothing. Thank you so much po. Tsaka dito sa stickers. Bago pala ako magpunta sa mixing, explain ko lang. Ang beer, way back 5,000 BC, unang na-invento ang beer ng mga ancient Egypt. Ginagamit nila ang beer for ano, religious ceremonies nila. Siguro pang alay kay Bathala, hindi ko alam. Tapos, hanggang sa kumalat na lang sa ibang bansa, hanggang sa buong mundo na ngayon, ginagamit na natin pang party-party. So, mas marami pang mas malalim na meaning ang beer, pero dahil nasa Red Doors tayo, Red Doors yung pagbibigyan natin ng diin. Ang main component ng beer ay barley, hops, grain, tsaka water. Kung wala yung apat na yan, hindi ka makakabuo ng beer. So, dahil nga Red Doors, takal natin ng mas maigyan sa mga susunod pang pagkakataon yung beer. Pero ngayon, Red Doors muna. Ang Red Doors ay gawa ng San Miguel Corporation noong 1982. Nung ginawa to noong 1982, ang unang nilabas nila na alcohol by volume ng Red Doors is 8.2 alcohol by volume, which is super strength sa buong Pilipinas. Yun ang kauna-una ang super strength na beer sa buong Pilipinas. Tapos, ngayon, ang alcohol by volume na lang ng Red Doors is 6.9. Ang di natin alam kung bakit nila binabaan. Siguro, kasi ano yun eh, sinesearch ko siya pero walang nakalagay kung bakit nila binabaan eh. Pero since ganun nga, 6.9, malakas pa rin siya. Lahat naman ng ano, sobra. I mean, mali. Shit. Naputol ako. Kala ko lahat ang sobra o ulang. Lahat ang sobra masama. Tawag dito, yung 6.9 na alcohol by volume sa beer, malakas pa rin yun. Kaya dapat, drink moderated. Ano, moderately lang. Huwag laging sasagad. Ano mang bagay na sobra, masama. Pero may mga good benefits to. Tulad ng, makakaiwas ka sa heart failure, nakakatibay ng buto, napoprotect ka ng puso, lalo na sa mga sawi dyan, diba? Tapos, nakakababa siya ng bad cholesterol, nakakatibay ng buto, nakakawala ng stress, syempre, diba? Pag happy-happy. Tapos, ang beer ay mas nutritious kaysa sa anumang alcoholic drinks. Beer ang mas masustansya. So, siguro, that's it. At na-explain ko naman ng maayos. Ngayon, puproceed na ako sa pag-mimix. Tsaka, kung ano yung tanong nyo, paano tinitimpla yung gawa ni Morris Garcia from Caloocan. Tingnan nyo na lang dito sa video. So ngayon, buksan na natin. As per sender, parang typical na gin halo lang yung gagawin natin. I-dilute ko lang daw yung tang dito sa gin. Tapos, sindihan din. Pera, tsaka lighter. Salamat, on the set. Siguro, mas okay kung maglagay din ako ng tubig. Parang ang tapang eh. Tsaka since malaki naman itong lagayin natin. Tingin mo. Sige. Higyan natin tubig, no?
kukuha ka. Sige. Thank you, Jake. Dilute lang natin. Hindi ko pa natatry itong anong lasa na ito, pero ang sabi niya, masarap daw, parang matamis na beer. Pero feeling ko, wasak ka dito. Gin, tapos. Pinagsama pang patulog, tsaka pang panlaw eh. Oo, grabe. One, all in one na, di ba? Tsaka sa mga gusto mag-send ng recipes, PM nyo lang ako sa Facebook ko. Pwede rin yung i-comment doon sa comment box ng YouTube channel natin. Kung may gusto, kung may recipe kayo na alam yung pambato nyo sa lugar nyo, send nyo sa amin, das gayahin namin, di ba? Bigyan nyo kami ng permission to make it happen. Wow, make it happen. Thank you, Jay. Wait lang, ha? Kagal. Parang yun yung mga tipo ng alak na ano eh. Sa unang tagay, patayaga. Huling lamay eh. Oo, unang tagay, huling lamay. Eh kung maka, kung good for the heart yung beer, eh bakit? Bakit may mga sawi? Bakit may mga sawi? Eh, joke. Yun, talk to 1.5 liters na tubig. O, sa mix, ay sa sukat siguro, ano eh, 1 is to 1 nga lang daw sabi niya, pero nga sinsuga pa kami. Isang bilog, isang Raiders na mucho. Pero gagawin ko dito, lahat na to. Dalawang bilog, tapos dalawang mucho din. Paghahalo-haloin lang. Tapos yung typical na sindihan lang. Ayan, hanggang matapos. Ganon din gagawin natin doon sa isa. Kung bakit sinisindihan, na-explain ko na rin yan sa unang video natin. Or para sa amin, ang paniniwala namin, or based dahil sa nalalasahan namin pag sinisindihan, mababa yung alcohol content. Pero may nagsasabi, nakita ko kasi sa comment, kaya ka nga nag-inom para malasing, tapos bababa mo yung alcohol content. Nasa inyo naman yan kung gusto nyo sindihan or hindi. Pero kami, mas malasa, ay mas ano kasi ito eh, parang hindi siya ganun katapang, pero may tama. Walwalan to death. Oo. May tama siya, pero hindi siya ganun, hindi ka mamamaoy. So, same lang, same procedure lang din sa pangalawa. Sorry guys, kasi minsan redundant yung mga sinasabi ko. Minsan kinakabahan lang din talaga ako. Hirap kaya ako manghirap kaya umarap sa camera sa totoo lang. Alam nyo madali. Kaya ako nautal-utal man ako, tsaka paulit-ulit yung mga sinasabi ko. Pasensyahan nyo na lang. Gusto ko lang magbahagi ng mga low budget recipes. Op! Mamaya pala, tapos namin mag-mix. Gagawa rin namin pulutan. So, abangan nyo. Tingin mo, bakit yung alak nakakalakas ng loob? Yun nung di ko alam. Pero, oo. Kasi ako pag nalasing ako, sa totoo lang, lumalakas lang talaga loob ko. Parang, ewan ko ah, kung anong meron sa alcohol, bakit ganun. Kaya yung iba, diba, ang dami din talaga na papariwara. Hindi mo natotal na papariwara. I mean, dami nakakagawa ng gagaguhan pag lasing. Sabihin nila, lasing lang. Diba? Pero pag mahal mo, kahit lasing ka pa. Charot! Yung iba nga sa mga teatro eh, bago umakting sa entablado, umiinom muna ng alak. Oo. Para tanggal hiya. Naalala ko, hindi ko alam kung anong meron nun. Pero nung nagkatrabaho pa ako sa ano, parang may event nun or may dadating na isa sa mga may-ari ng bar. Tapos may event sila sa amin. So, kinlose yung store para sa mga walk-in. Nireserve nila yun para sa kanila. Tapos bago yun, ginawa namin, sumat muna kami ng tag-iisang shot ng tequila para malakas yung loob namin at di kami mahiya sa mga board of directors. Since syempre may ari sila, baka ma-pressure na. Pero nung nakashot na kami, ang kakapal na ng mukha namin eh. Ang kakapal na, literal. Di na kami natatakot, di na kami nahiya. Pero syempre, andun pa rin yung respect. Tsaka di namin pinaalam yun ah. Hindi namin pinaalam na ganun, na sumat muna kami kasi magagalitan kami. Ayan. So sa paghahalo, ganun lang, didilute lang natin, tapos sindi-sindi. Tapos ilalagay na natin yung red doors lahat. Tapos konting yelo. Parang katumbas niya yun yung mga vodka na hindi iniinom na marami yan eh. Malakas to. Kasi isipin mo yung, ano, yung beer. 6.9 alcohol by volume. Malakas to ha sa beer. May iba't ibang klase ng beer. Tatakil ko yan sa mga susunod natin na video. May mga wheat beer, may lager, stout, ale beer,
Basta may mga ganun. Itong beer natin na to, lager beer to. Basta lahat ng crystal na crystal clear na beer na makikita nyo, lager yun. At kung ano yung meaning ng lager, bigyan ko kayo ng idea. Pag sinabing lager kasi parang ano siya, magaan sa tiyan. Hindi katulad ng wheat beer. Tsaka yung wheat beer, hindi siya clear. Ano siya, makikita at makikita mo yung grain. Tapos, yun nga, mabigat siya sa tiyan. Parang more calories kumpara sa lager beer. Kaya yung San Miguel Light, sobrang gaan sa tiyan. Diba? Mahaba-habang isa, usapan nga daw, ika nga nila. Tapos, marami pa akong pwedeng i-share sa inyo tungkol sa alak. Basta sa alak lang ah, may mga itatakel pa tayo sa mga susunod. Kasi lalo na, ay nakalimutan ko! Pero sa video na lang natin ng pangalawa, magpapasalamat pala ako dun sa nagbigay sa akin ng libro, yung The Bartender's Book. Sobrang dami kong natutunan. Salamat sa'yo, Martin Rivera. Nakalimutan ko. Pero mamaya, i-intro ko yun sa gagawin kong pulutan. Bago ako mag-proceed sa luto, magpapasalamat ako doon sa video na yun. Thank you, buti na lang naalala ko, lalabas ko nga pala. Sa libro na yun, may nabasa ka ba na, nakakalasing daw yung grapes? Yung? Grapes? Depende, pag pinrases. Pero pag ano, hindi pa naman siya magkakaroon ng alcohol eh. Wala pa siyang ethanol kasi wala pa siyang proper distillation. Wala pa siyang proper fermentation. So panis, hindi pa siya magiging alak. So, lagay lang tayo ng counting yelo lang since matamis kasi to. Dahil wala naman tayong 1 litrong tubig na nilagay natin. Tapos, igay man na. Kinamay ko na kami iinom na ito. Walang magagalit, please. Lang. Ito na lang gagamitin ko. Uy ko! Pangalo. Oh, sabihin nyo madumi yung bote. Oo, madumi mo talaga. Pipisyo at tapos hindi dinay mo? Hipokrito ka! Dagdag yan. Dagdag yan. Dumi yung bote. Karot. Kasama daw ba sa tricks yun? Yung... kasama sa tricks yun. Mas maganda sa pag... ito yung ano. Ay, na, ano alam. Ito mas magandang pangalo, bote. Kasi wala nga tayong bar spoon eh. Nawala yung bar spoon eh. Kayo, kung magbibigay ko yung bar spoon, send ko sa inyo yung address ko. So, tingnan muna natin. Dami nang sabi. Uy! Gaging sarap! Sarap nga! Ang sarap nga gagi! Ang tamis lang! Promise! So yung tikman? Tikman yung promise! Sarap! Okay. Ikaw, Jay! Come on, ikaw dito! Gagong sarap nga! Promise! Tamang-tama yung ano, sabi niya na low budget Heineken. Hindi man ganun katamis yung Heineken, pero yung kulay, green, di ba? Medyo green or yellowish. Nandun pa rin yung essence ng beer eh. Pwede, tapos, pwede. Tapos, masarap. Galing. Maano mo yung lasa ng gin din, mm-hmm, the same time. Pero natatakot ako kasi yung ganito kasarap na alak, parang bukas, hindi mo nakakayanin. Hindi, pero ang sarap. Piling ko, anuin ka lang nito sa hangover since gumamit kasi tayo ng juice. Malakas makahangover ang mga matatamis. Yun nga eh. Soft drinks, juice powder. Kaya hanggat mare pag natuminom kami ng hard, laging puro-puro lang or tubig lang. So yun, dyan na nagtatapos yung video natin ngayon. Shoutout sa nagpadala ng recipe. Thank you so much sa'yo. At thank you so much ulit sa Litanya Clothing na gumawa ng t-shirt natin ngayon. At salamat din sa free stickers na binigay mo. Yan. Abangan nyo yung pulutan naman namin. Bye! Ano pwede trip this on? Sa pulutan natin. Gusto ko mag-explain eh. Bakit siya tinawag na talk pot at? Ay, nasabi ko. Charot.